nakikinggit ka ba sa fellow influencer mo? Bakit sinasabi ko naman ang sinasabi nila? Pero bakit wala akong followers? Yan ang tanong ng isang influencer sa akin kahapon. So, tinignan ko ang page niya. Ang dami niyang topic na pinag-uusapan. Nandiyan ang exercise, may mga recipes, may parenting advice, may activities na para sa pito niyang anak. May tungkol sa homeschooling, may tungkol din sa scriptwriting at pag-post sa Facebook. Meron pang tungkol kay God. Eto pa, meron pang tungkol din sa mga weekend spots na magandang bakasyonan ng isang family. So, ano ang payo ko sa kanya? Ito, number one, alamin mo kung sino ang audience mo, sino ang kausap mo, at ano yung kailangan nila. Kung parents sila, focus on parenting and vacation ideas for kids. Kung freelancers naman ang kausap mo, focus on freelancing skills and maybe travel tips for freelancers. Dapat fit ang topics mo sa audience mo. Number two, nasaan sila? Nasa FB ba? Nasa IG? Kung nasaan sila, doon mo sila kausapin or else hindi ka nila makikita. Number three, sino pa ang fina-follow nila? Halimbawa, recipes. If your topic is Filipino recipes and they also want to learn foreign recipes, you may want to create a group of recipe providers online to address their needs. We call that collaboration. Hindi sisikat ang influencer na gaya-gaya lang. Dapat sundan mo ang iyong business calling and then be yourself. If you are lost like my influencer friend, call me. Pag-usapan natin ang business calling mo. Let's focus and be business-minded, Pinoy.